narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, liderato ng Kamara tiniyak na pork-free ang 2021 infrastructure allocations sa iba't ibang mga distrito. Ilang mambabatas hinimok si Senator Panfilo Lacson na pangalanan ang mga kaalyado ni Speaker Velasco na nabigyan umano ng pabor sa national budget. Senador Lacson kinuwestiyon kung bakit hindi kayang kundinahin ng ilang mambabatas ang mga krimen na ginagawa ng rebelding NPA. Palasyo, hinimok naman ang publiko na isumbong ang mga isyu ng korupsyon sa gobyerno sa pagtitext sa 8888 hotline. Ang bilang ng mga nag-pre-register para naman sa national ID pumalo na sa 6.2 million ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Cagayan, Governor Manuel Mamba, tila iniuugnay ang nararanasang kapayapaan sa probinsya sa kawalan umano ng mga Muslim sa lugar. Ang Bangsamoro Transition Member Alonto Adyong pumalag. At ang Laguna Dibay Rehabilitation Project na endorso na sa National Economic Development Authority. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Webes, mga kabrigada. November 26, 2020. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Mga kabrigada, tiniyak po ng liderato ng House of Representatives kay Senador Panfilo Lacson na pork-free ang mga infrastructure allocations sa congressional districts sa 2021 national budget. Sa isang news forum, ay sinabi ho ni Nabuhay Partyless Representative Lito Atienza at Albay Representative Joey Salceda na maaari namang sabihin ng mga senador ang kanilang mga obserbasyon sa proposed 2021 budget sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Atienza, wala silang nakikita na kahit anong irregularidad sa pambansang pondo at dapat ay tukuyin ni Lacson ang sinasabi nitong pork barrel. Iginit ng bago pong deputy speaker na ito ay magiging malinaw na labag sa batas kung totoo ang sinasabi ni Lacson na may pork sa pambansang pondo na Napoli style. Pero ipinaliwanag ni Atienza na ang nangyayari talaga ay pasipagan dahil bahagi ng trabaho ng kongresista na humingi ng mas malaking alokasyon para sa kanilang congressional district na base naman sa men ng New People's Army. Ayon kay Lacson, hindi niya maintindihan kung bakit hindi magawang kundinahin ng mga opisyal na sumusweldo sa gobyerno ang mga kalaban ng Estado tulad ng NPA. Sinabi ni Lacson na maunawaan niya kung nagpakita sila ng simpatsya sa pinaglalaban ng NPA, subalit hindi sa pamamaraan nito. Bagamat maaaring itangkang pabagsakin ang pamahalaan sa mapayapang paraan tulad ng dalawang EDSA Revolution, hindi umano katanggap-tanggap ng mga sumusweldo mula sa gobyerno ay hindi lamang mananahimik at sa halip ay kinukonsinti pa ang mga pwersang nais itong pabagsakin. Ang pahayag ni Lacson ay matapos na tanungin ng mambabatas si ex-Congressman Terry Casino kung itratrato nito ang NPA bilang kalaban at mabilis na hindi ang naging tugon ng dating kongresista. Hindi umano maintindihan ni Lacson ang tugon ng dating miyembro ng Kamara dahil bagamat malinaw na pinapaswelda ito ng pamahalaan ay hindi naman ito makundina o matuligsa ang NPA at ang armadong pagkilos ng grupo. Yan ang report katuwang ang Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sex
si Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Bagyo ng Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Palasyo, hinimok ang publiko na isumbong ang mga isyu ng korupsyon sa gobyerno sa pagdetext sa 8888 hotline. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo. Brigada Report. Hinimok ng Malacanang ang publiko na isumbong ang mga nalalaman nitong kaso ng korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng pag-text sa 8888 hotline. Nagbabala si Presidential Spokesperson Harry Roque na isang text lang ang kinakailangan para mapanagot ang mga kawalin ng gobyerno na corrupt, tamad at incompetent. Ayon kay Roque, libre lang ang pag-text sa 8888 sa lahat ng networks. Ipinunto ng kalihim ng bagong platform o communication channel ng gobyerno na nag-soft launch noong November 3 ay paraan para lalong mapalakas ang good governance drive ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Matatanda na nag-alok ang Pangulo ng incentives para sa mga tao na magkapagbibigay ng impormasyon tungkol sa ghost projects at iba pang irregularidad. Yan ang report. Hatid ng Yummy Vit, ang multivitamins ng Batang Lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, mga kabrigada, ang bilang ho ng mga nag-pre-register para sa National ID pumalo na sa 6.2 million ayon ito sa Philippine Statistics Authority. Si Brigada Jen Bayot sa report. Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Report. Umabot na sa mahigit 6 na milyon ang nag-pre-register para sa Philippine ID system ayon sa Philippine Statistics Authority. Kulang pa ito ng 3 milyon para maabot ang 9 na milyong target sa katapusan ng taon. Sinabi ng PSA na karamihan ng mga nagparehistro ay galing sa low-income households na nagsilbing prioridad nito. Layo ng PSA na may pasok ang mga mahihirap na pamilya sa formal na financial system mula sa mga nagparehistro. 89% ng mga ito ay walang bank accounts habang nasa 79.6% ang mayroong mobile number. Kung maaalala ay nag-house to house ang mga kawani ng PSA para mangulikta ng datos mula sa mga pamilya sa 32 priority provinces kabilang sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Bataan, Calabarzon at iba pa. Yan ang report at itang Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy at cheap sa Guard C. Ito si Brigada John Bayo at ang Brigada News of the Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, tila ay iniuugnay ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang kapayapaan sa kanilang probinsya sa kawalan umano ng mga Muslim sa kanilang lugar. Sinabi ito ng gobernador sa pagdinig sa Senado, kaugnay sa malawakang pagbaha sa Luzon, kung saan ay nagpresenta siya ng mga paraan kung papaanong mapapabangon ang kanilang probinsya mula sa epekto ng hagupit ng bagyong Ulysses. Ayon kay Mamba, walang Muslim sa kanilang lugar at wala rin silang problema sa peace and order. Samantala, mga kabrigada, kaugnay pong balita ay pinalaga naman ni Bangsamoro Transition Authority Parliament Member Zia Alonto Adyong ang komento ni Cagayan Governor Mamba kung saan ay tila pinalalabas nito ng mga Muslim ang nagdudulot ng problema sa kapayapaan at kaayusan. Sa serye ng Twitter post ay sinabi ni Adyong na maraming mga diplomatiko, negosyante, doktor, mga scientist, inventors, academicians, mga mambabatas at iba pang mga profesyon ang may Islam na pananampalataya. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, lumampas na sa mahigit 60.1 million ang bilang po ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Base po ito sa tala ng Johns Hopkins University. Patuloy ang pangunguna ng US sa dami ho ng COVID-19 cases matapos nitong umabot sa mahigit 12.7 million. Pumapangalawa naman sa dami ng infections ang India na nagtala na ho ng mahigit 9.2 million. Nasa ikatlong pwesto naman ang Brazil na nagtala ng mahigit 6.1 million cases. Samantala, makikita rin, mga kabrigada, sa datos ng Johns Hopkins na umabot na sa mahigit 1.4 million ang nasawi
habang nasa mahigit 38.4 million naman ang naitalang recovery. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Kabrigada, patuloy po na mararanasan ang malamig na klima sa bansa ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa PAGASA, amihan pa rin ang nakakaapekto sa Luzon, habang easterly naman ang prevailing weather system sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Sinabi ng Weather Bureau na asahan na ang maulap na papawirin na may kasamang pag-ambon sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa bahagi po ng Palawan. Gayun din ang Visayas at Mindanao, ngunit may tsansa pa rin ng pulupulong pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, ay asahan pa rin ang magandang panahon na may tsansa ng mahinang pag-ulan dahil naman sa epekto ng northeast monsoon. Brigada Balita. Para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Huwebes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.03, sa Canadian dollar 36.93, Singaporean dollar 35.84, sa British pound 64.28, Bahrain dinar 127.74, sa euro 57.23, Saudi riyal 12.81, Chinese Yuan 7.30 at sa Japanese Yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, DriveMax Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority.